Okay guys, Businamoto here. This is the KTM Duke 200 2021-2022 model. This is our next review. Let's go guys! Okay guys, sa engine ng Duke 200, meron itong 199.5cc, 200cc itong bike na to, and 6-speed manual transmission with slipper clutch. Ganda yung slipper clutch kasi when you're downshifting, hindi ka prone sa locking or sa wheel lock. Yung mas maganda ang pasok ng gears when you're downshifting, hindi ka basta-basta mag-skid sa likod. And ayun, liquid cooled of course, and EFI, and dual overhead cam. And syempre, yung pinagmamalaki nila is yung camshaft nito is the same material na ginamit with the Duke 1290R. Ganda yung camshaft nito, solid. And of course, performance, solid din. Kasi low to mid rev, ramdam mo naman yung response ng acceleration and torque, meron na meron. And ngayon, ramdam mo yung pagiging ano niya, street fighter naked. Yun, napaka street fighter niya. And responsive yung power, maganda, solid naman. Okay, brakes naman sa unahan. Meron itong Vibre, both front and rear, naka-Vibre brakes na to. And maganda dito, meron siyang two modes. Meron siyang road and supermoto. Yung supermoto, ang kaibahan niya sa road, yung road, both have ABS, front and rear. And sa supermoto naman, mag-off lang yung ABS sa likod. So yun, you could do practice drifting. Siyempre, in-eye, controlled environment or in a track, dun nyo lang gagawin yun if gusto nyo mag-practice ng drifting sa bike na to. Solid na solid yung bike na to. Ready siya for stunt and ready din siya for road use and track use. So yun yung maganda dito sa KTM Duke 200, especially with the brakes. Yun, solid naman ang Vibre. As I mentioned nga sa mga previous videos, ang Vibre is by Brembo. Naka Brembo brakes ka na rin, pero hindi siya yung Brembo na super mahal. Pero ito yung the performance will give you, syempre yung Brembo na performance. Yun yung kagandahan dito sa Vibre. Brake sa likod, ganun din, syempre Vibre. And of course, sabi ko nga kanina, yun, ito yung nagte-turn off pagka nilagay mo sa supermoto yung mode ng ABS. Solid naman yung brake niya mo sa likod. Yun, pagka naka-supermoto, talagang naglalak yung likod. Pwede kang mag-drift or yun, mas kung gusto mong off-tune likod, ayan, kung may gagawin kang iba or something na hindi mo trip yung ABS sa likod, pwede mong patayin. Pero of course, when you're on road, syempre mas safe na naka-on yung ABS mo sa likod, especially kapag umuulan. Sobrang solid kasi pa ilang beses ko nang sinubukan siya sa ulan, solid, talagang on time yung hinto, hindi ako nag-i-skid kapag naka-on yung ABS niya sa likod. And of course, ganun din sa unahan, as I mentioned kanina, solid din naman yung ABS niya. Tires naman dito sa likod, meron tong MRF Revzay C1. Okay naman siya, 150 by rim 7, rim 150, 60 by rim 17 yung size niya. Okay na okay din naman, makapit. And kapag umuulan, makapit din, okay na okay din. Solid, okay siya yung gulong niya dito sa likod. Okay ang brand na MRF. And alam ko, it's Indian made. Tubeless na rin yung nakagawaan dito. Tires naman sa unahan, ganun din. Siyempre, naka MRF Revzay C1. Okay din siya. And yung size niya is 110 by rim by 70. Rim 17. Okay na okay din yung size niya. And of course, both rear and front, naka-alloy rims na. And yun, magaan siya. Maganda yung
rims niya. Solid naman and madaling linisan, yun yung gusto ko dito, madali siyang linisan. Pero sa case ngayon dahil maulan, ayan, medyo madumi yung bike, di pa ulit na liligo. So okay na okay yung MRF na gulong, yun, as I mentioned na kanina, Indian made, okay din naman, solid. Suspension sa unahan, syempre makikita natin naka upside down fork na siya, naka USD na siya. So, solid naman yung suspension niya sa likod, okay yung timpla, hindi masyado matikas, hindi rin masyado malambot. Ang gusto ko dito kapag city ride, syempre pag dadaan ka ng EDSA, alam naman natin ang sitwasyon ng EDSA, okay na okay, hindi siya matagdag masyado and hindi siya masakit sakyan, okay na okay. And sa cornering din naman, when you're sa pagka malakas yung braking point mo or yung stress sa brakes, okay na okay din naman, solid, hindi rin naman siya ganun ka tumutukod. Okay din sa cornering talaga, sa entry ng cornering, especially when you're on corner na naka-banking ka na, solid naman siya. Solid yung suspension niya, maganda, okay naman. Suspension niya sa likod ay monoshock, pero yun, spring adjustment lang meron, so wala siyang compression or preload. Ganun din sa unahan, wala rin siyang ganung adjustment. Pero solid pa rin. Maganda naman yung pagkakantimpla niya. Sa rear, pwede mong i-adjust yung spring. So, pwede mong patigasin yung spring. Yung kanyang spring, okay naman. Pero sa adjustment niya ngayon, yung stock adjustment, solid naman. Especially yun, sa timbang ko, I'm 90 kilos plus. So, okay naman siya. And minsan, may OBR pa tayo. So, solid naman. Maganda naman yung laro niya and especially kapag may OBR ka, comfortable naman. Okay naman siya, hindi naman siya masakit sa puwet or yon, solid. Maganda yung kanyang suspension sa likod, okay naman. And of course, may kita natin ang kanyang trellis frame. So this is the chassis. Napaka-solid ng chassis niya kasi trellis frame. Ayan, may kita natin. And trivia lang guys, yung paint niya, hindi siya yung liquid or hindi siya yung normal na paint. So, ang claim ng KTM dito, ang frame ng KTM Duke 200 or ng mga Duke is powder coated. Maganda ang paint ng Duke 200 sa chassis. May kita naman natin, solid naman. Yan, maganda maganda. Powder coated, that material enhances yung strength or yung protection pala sa inyong chassis. Kaya maganda yung ano, yung material na ginamit nila. Solid yung kanyang chassis. And of course, ganun din. Ramdam nyo naman na solid yung chassis niya eh. Kapag nasa cornering na kayo or yun, daily ride nga. Sturdy naman. Maganda. Isa to sa nagustuhan ko sa KTM Duke 200, yung kanyang upuan. Especially sa part ng OBR. Komportable, hindi siya masakit sa puwet. Ganun din dito sa rider side or sa mismong rider na. So, upuan ng pinakang rider. Okay din yung kanyang upuan. Pero yun, medyo prone siya sa ipit betlog. Pero okay pa rin, ano, tamang riding gears lang or tamang pants lang pagka magra-ride. Okay naman yung lambot and yung ginamit na material dito, yung synthetic na balot niya. So okay na okay din naman. Solid ang kanyang upuan, masarap naman siyang sakyan. Sa long ride, okay, talagang tatagal ka. Hindi ka mananakit ang puwet. Ganon din sa OBR, paka-spacious makikita natin. Ayan, solid naman siya sa seats. Let's look at the gauge. This is the gauge of the Duke 200. So may kita natin, kapareho lang din siya nung 2019 or yung older version nito. Hindi siya ganun ka nagbago. May kita natin, isa to sa ano, medyo need ng upgrade I think. Pero okay pa rin naman, lahat naman ng detalye. Eh, may kita pa rin. Solid pa rin naman siya. Pero yun, sa price point, marirealize mo na dito sila bumaba. Pero yun, okay pa rin kasi lahat naman nakikita mo. And yun, meron siyang speed, RPM. So ano, that's the engine speed, RPM. So your speedometer, kilometers per hour. So yan, nakalagay, side stand down. So may mga modes din to. Yan, pag-click mo tong mode. So yan, may kita mo, fuel range, average trip consumption. So yung ano, time trip mo. So yun, ito, kung road or super moto. So ayan, may kita mo rin yung kanyang ABS. So yun, naka road tayo ngayon. So pagka nilong press mo tong set, magso super moto siya. So ito yan, may kita natin side stand down. So pag in start ko to, may kita natin yung kanyang auto. Or wait,
joke lang pala. So, ayan. Kanyang auto. So, 701 pa lang. So, sorry, medyo malabo. Pero yun, 701 pa lang yung kanyang tinatakbo. So, ayan. Napakabata. So, since brand new, talagang nandito na tong bike na to. So, solid naman yung kanyang gauge. Okay naman. So, doon natin makikita na doon medyo bumaba ang KTM sa ano price point na yun. Or kung bakit medyo binaba ng KTM yung price is dahil siguro doon din. This is the switches ng KTM. So, luminous yan. Umiilaw yan sa gabi. Kapag ka umaandar kayo yung mga yan. Baka magandang detalye yan. Okay din naman yung kanyang quality. Hindi naman sobrang baba ng quality. And yun, siguro ang isa sa ayoko dito yung handle grips niya. Yun, wala rin siyang bar end. So, napaka-importante ng bar end. But, napansin ko, dun sa loob, meron siyang tornillo or lalagyan ng bar end. So, nakaabang na. So, need mo na lang itong i-upgrade siguro. So, ganun din sa kabila. Pero okay naman yung quality. Yan, umiilaw yung mga yan, yung kanyang sa switches. Eh, na yan, yung kanyang mahabang side mirrors. So, okay naman. Pero, yun, so kung ako, medyo papalitan ko yung side mirror and yung kanyang handle grips. So, yun. Minor na upgrade lang. So, yun. Start natin tong bike na to. Okay, sa headlights naman niya. Ang headlight niya is naka-halogen bulb pa. Hindi pa siya naka-LED. However, yung kanyang gilid, ayan, yung kanyang park light or yung kanyang daytime running lights, so naka-LED na yon. And yung signal lights niya naka-LED na rin as well. Pero yon, siguro pwede niyong i-upgrade nga dito yung kanyang headlight bulb. Pwede niyong i-change sa LED. Okay pa rin naman sa gabi yung stock ng Osram na bulb. Osram yung kanyang ginamit na bulb. Okay naman yung brand na yun. Okay naman sa gabi. Pero however, kung i-compare mo sa ibang bike, syempre, iba pa rin yung LED. Iba pa rin yung bato ng LED. And of course, dito naman sa likod, naka-LED na rin yung kanyang tail lights and yung kanyang signal lights dito sa likod. Pakagwapong tingnan ng likod na to. Solid naman. Okay yung kanyang ilaw sa likod. Wala na kayong gagalawin dito. Siguro, konting tail tidy na lang. If trip nyong i-tail tidy pa tong bike na to. Yun lang, yung mga pwede nyong gawin dito. Ayun guys, okay nga ba ang Duke 200? I must say yes, okay na okay ang performance ng bike na to. Yung kanyang cornering ability, sobrang solid naman. And syempre, looks, gwapo na gwapo. And yun, sa presyong 178, sulit naman siya. Pang-araw-araw nyo, daily, driven nyo, okay din. Kasi yung gas consumption niya, matipid din siya para ka lang naka-scooter din. Mag-aandalhin and okay yung kanyang pillion ride. Kung may aangkas ka, hatid sundo, okay na okay itong bike na to. Solid naman siya. So, this bike was a KTM Duke 200. Sobrang solid. And wala naman akong masabing ano, iba. May mga minor din siya na ano, na kailangan i-upgrade, pero yun, minor na minor lang yun. And so far, wala pa naman tong problema itong bike na to. Sobrang solid naman. And ganun din yung service ng KTM. So, solid naman sila. Okay din naman yung kanilang service center. So, yun guys. I hope you like this bike and this video. This is Bucina Moto and God bless po.